So para nga sa ating NBA news ngayong araw na ito, pag-uusapan nga natin itong Los Angeles Lakers na may interest daw dito kay Ben Mclemore na kaka-wave nga lang sa kanya ng Houston Rockets. At pati na rin itong si Zion Williamson at ang kanyang upcoming signature shoe mula sa Jordan. At ito na rin si Paul Pierce na ngayon ay tinanggal na nga sa ESPN dahil nga sa kanyang controversial video or Instagram live na kanyang pinost. So pag-usapan natin itong si Ben Mclemore sa Los Angeles Lakers. So meron niyang isang report na lumabas na mula sa Hoop Central na nanggaling daw kay Massey Evan na itong Lakers have interest in signing Ben Mclemore. At hindi lang Lakers ang interesado nga sa kanya sa pagkuha dito sa shooter na ito. Pati na rin ang 76ers ay interesado rin sa pagkuha dito kay Ben Mclemore. Kagaya ng sinabi ko kanina, siya nga ay na-wave mula sa Houston Rockets. Hindi natin alam kung bakit. At ngayon nga siya na ay free agent at nasa buyout market. So pwedeng kunin ang kansinong team na interesado sa kanya. Ang Lakers nga, ang Sixers ang nangunguna at nagsasabi na may interest nga sila dito kay Ben Mclemore. Now, bakit ba interesado ang Los Angeles Lakers dito? Ito kasi si Ben Mclemore ay shooter nga at maring makatulong sa spacing nila LeBron, nila AD, nila Schroeder, nila Drummond. Dahil nga ang mga shooter ng Los Angeles Lakers ngayon, sila KCP, sila Wesley Matthews ay nag-i-struggle nga sa kanilang pag-shoot ng mga 3-pointer. Ang downside nga lang dito kay Ben Mclemore ay hindi nga kasing galing ng depensa niya ang mga depensa nila KCP at ni Wesley Matthews kung mapunta siya sa Los Angeles Lakers. Mas magaling siyang shooter sa dalawang yon, pero yung dalawang yon mas magaling dumepensa kaysa sa kanya. So abangan natin kung ano bang plano ng Los Angeles Lakers kung kukunin ba nila ito si Ben Mclemore para sa kanilang final spot sa kanilang roster. At ito naman si Zion Williamson, itong napakabatang si Zion Williamson ay nireport nga na magkakaroon na nga daw siya ng signature shoe. Ayan, tingnan nyo kung ano bang itsura niyan. So sa pangalawang season nga neto ni Zion Williamson ay meron agad siyang signature shoe. So parang ang si LeBron James siya, napakabata at napaka-early pa nga nila sa kanilang karir ay meron na agad silang signature shoe dahil din maganda nga ang kanilang pinapakita sa early days nila sa NBA. Itong si Zion Williamson, ngayong second season niya, pangalawang season niya pa lang ay nag-average nga ng 26.4 points per game, 7 rebounds at pati na rin 3 assists. So pangalawang season pa lang ni Zion ay ganyan na ang kanyang mga performances. So worthy talaga siya na magkaroon ng signature shoe. Siguradong maraming bibili yan dahil maraming fans itong si Zion Williamson. Kaso nga lang, hindi pa nga in-announce ng Jordan ang kanyang shoe company kung kailan nga nila ito i-release. Pero abangan na lang natin sa mga susunod pang update ng Jordan at pati na rin itong si Zion Williamson. At para naman sa ating huling balita, ito nga si Paul Pierce ay natanggal nga sa ESPN. Kung napapanood nyo nga siya sa YouTube ng ESPN ay nandun nga siya palagi. Isa lang nga rin siyang analyst matapos ng kanyang NBA career. So etong si Paul Pierce ay hindi ganun kagandahan ng mga take or mga sinasabi niya dahil maraming fans ang tinotroll nga siya dahil sa mga kanyang sinasabi or kanyang mga pinipredict kapag nga siya ay nasa show ng ESPN. So matapos nga ang controversial na IG live neto ni Paul Pierce na hindi natin pwedeng pakita, search nyo na lang Paul Pierce IG live, paniguradong may lalabas dyan. Pero basically yung video nga yun ay nung nagsusugal nga sila at tapos may mga babaeng nakapaligid sa kanila. So hindi nga yun nagustuhan ng ESPN at syempre hindi rin maganda sa kanilang image yon as a TV company. So in-announce na nga ng ESPN na tatanggalin na nila itong si Paul Pierce sa kanilang list of NBA analysts. So yun nga lamang guys para sa ating news at updates ngayong umagang ito. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na. Dahil everyday meron tayong mga ganitong NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!